Matagumpay na isinagawa ng Genesis Pathfinder Club ang kanilang Master Guide Evaluation sa Western Bikutan Seventh-day Adventist Church, kung saan 12 trainees mula sa mga distrito ng Area 10 ang sumailalim at pumasa sa nasabing evaluation. Ang sumusulong na Pathfinder Ministries sa bahaging iyan ng Central Luzon Conference, balitang may pag-asa ni Marl Villanueva. Isa na namang matagumpay na evaluation ng Genesis Pathfinder Club ang isinagawa dito sa Western Bikutan Seventh-day Adventist Church. 12 mga Master Guide trainees mula sa iba't ibang distrito ng Area 10 ang matagumpay na sumailalim sa evaluation na ginanap sa Western Bikutan Seventh-day Adventist Church. Sa pangunguna ng mga evaluators at sa tulong ng mga iba pang master guides ay kanilang nasaksihan ang kasigasigan at determinasyon ng mga trainees na handa ng tapat na maglingkod sa ministeryo ng pathfindering. Nagpapasalamat ako sapagkat natapos na po yung evaluation na to, na magami kaming natutunan sa aming pong mga evaluator. At nagpapasalamat ako kasi sa tulong ng Panginoon ay magiging future master guide na po kami. Sa kabila ng hirap at mga pagsubok na kanilang naranasan, ay patuloy silang nagiging matatag at ang alab ng kanilang pananampalataya ang nagsilbing motibasyon at pag-asa na magsumikap sa ministeryong ito. Sa ginawang paghahanda naming mga master guide, una-una nagpasalamat kami sa Panginoon sapagkat nagkaroon kami ng isang team na very efficient at talagang na-review namin, na-check at na-verify yung mga portfolio ng mga Master Guide trainees bago namin sila ipinasa sa ating mga CLC evaluators. Sa ngayon, nagpapasalamat kami na ating mga Master Guide trainees ay patuloy na naging matyaga sa pagtapos ng kanilang portfolio. Matapos nito ay kanila ng susunod na paghahandaan ang darating na investiture. Purihin ng Panginoon sa isa na namang matagumpay na evaluation ang naidaos. Sa pagiging tapat at sigasig ng mga trainees ay kanilang pinatunayan na sila'y handa na upang maging isang ganap na lingkod sa ministeryong ito. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Marvin Nueva, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.